Magandang umaga po. Ano po ito? Ilaga po, kain po kayo. Libre? Opo. Mesin po. Anong mas masarap, itlog lang o oras kaldo? Oras kaldo po. May kasalong itlog. Sawa kayo, Charo. Sige po, tapot-tapot kayo, tapot. Libre tapot, tapot-tapot. Mamaya na lang ang charge paglabas. Contest ba to? Contest? Ah, may contest kayo. Loser. Lager. Hello po. Hello, ma'am. Anong contest kayo? Entry? Magkapatid po kami. Ano, kuha na natin? Ano pong, ano nyo? Egrilieno po. Egrilieno. Ayan. Salad on the side. Dapat, ma'am, matikman namin yan, ha? Yes, of course, sir. We'd love to. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Kunan natin pag nagluluto sila. Balik po kami. Thank you po. Anong name niyo, ma'am? Joy. Joy Mania. Thank you, thank you. Then Chris. Chris. Balik po kami. Thank you. Nanlulutuin nyo? Egwarma po. Egwarma? Egwarma? Parang shawarma? At exactly. Start na ba? Anong lulutuin nyo? Lulutuin po namin is quick bagel egg sandwich. Quick bagel egg sandwich. Fusion po siya ng American at saka Filipino dishes po. So, wow. Po yung ano sandwich? Anong bread ang gagamitin? Egg, ano po, egg bun. So, yung po kasing bagel, usually, dough po talaga siya na pinafry. Pero ngayon, gagawa po kami nung parang bagel style, pero egg bun po siya. Kumbaga po, 80% made from egg po talaga siya. Ah, galing talaga. Para masarap. Tapos yung mayonnaise din po namin na gagamitin, from the scratch din po yan, itlog din po ng sa may fusion na. Dapat matikman namin yan, ha? Sige po, wala akong problem. Unan natin mamaya. Ito naman. Happy days po. Sisini chicken. Yes po. Marinated chicken po. Ready to cook. Okay. Cooks? Sarap ba? Produkto ng? By the rich po. Dear. Ah, by the rich po. Parang sarap lang sa lito. Nasa Bulacan. Mm-hmm. First time lang po namin mag-market dito. So, ito yung araw na mag-market. Parang ano? Diretso. Kalaban niyo si Chooks to go. Meron siyang ganito, di ba? Yes. Marinated. So yan, ipipito na lang. Yes po. Pwede pong roast. Pwede air fryer. Dalawa yan. Dalawa? Pwede isa lang? Pwede ho. Sige, sa'yo yung isa. Ah. Announcement na ba? Announcement na? Tabulation pa po. Ah, tabulation pa. Again, yan. Sino kaya magwawagay ng 5,000, 8,000, at 10,000 para sa ating winner ng San Jose Enterprise category? And 5,000, 7,000, and 8,000 para naman sa Senior High School and College category. Asan na yung ano nyo? Wala na kayo, kuya. Wala na? Hindi ka na may ba-vlog! Gagawa daw kayo, kuya. Ah, gagawa mo kami? Oh, sige, bigyan natin ng microphone si Chef. Yun. So, bali ngayon, medyo nagpack-up na. Opo, medyo madumi na. Pasensya na po kayo. So, gagawa tayo ng fresh batch ng ating kwek-kwek bagel sandwich. Kwek-kwek. Okay, so andito pa rin tayo sa Egg Day. Tama, anong event? Egg Day. Egg World.
Day. Day. Yeah. Andito pa rin tayo sa Egg World Day at kasama natin si Chef. Chef Nathan po. Nathan. O yan. So, meron silang entry kasi meron hong contest ngayon, pasarapan yes, ng recipe na galing sa egg. Yes, at mukhang potential si Chef na Nate. Hopefully po. Okay, so magde-demo tayo. Yeah, magde-demo po tayo. So ngayon, meron po tayo dito na yung ating butter. Okay. Which is yung ating egg bun. Okay. So, ilalagay lang. So, yan, na. Galing sa egg yan. Yes po. So, ito, egg yolk or mix na to? Mix po siya. Okay. Full eggs po siya. Need natin siya i-preheat kahit siguro mga 1 minute. Okay. Para once na nilagay natin yung butter natin, magki-crisp na yung ilalim niya. Okay. So, ngayon, lalagay na natin ang ating quick butter na gagawin natin as bun. Yan. Ah, so para magiging donut? Ganun? Yes. Kasi po, ang bagel po kasi, street food siya from New York. Oy, so siya, yes. New York? So, bale, ano siya, fusion po siya ng New York street food and ang classic street food natin sa Pilipinas. Which is ang kwek-kwek. Yun. Kaya kulay, ano siya, kulay orange. So, ikot lang natin siya. So, ang oras lang na kailangan natin dito, siguro mga nasa around 3 minutes. Okay. Magki-crispy na din siya, tapos fluffy na yung loob niya, no? Oh. So, yung recipe na ito talaga, guys, nakailan trial and error siya bago namin nakita itong so, recipe. So, sarili mong gawa to? Yes po. I am proud to say na wow. Ito pong dish na to pinag-isipan po namin maigi. Okay. So, yan. Antayin natin siya ng mga 3 minutes. Okay. Proceed naman tayo sa atin next. Ito yung chicken namin. So, marination namin dito, yung marinate namin, yung classic marinate namin na ginagamit namin sa Maria's Kitchen. Okay. Kaya guys, so from? Punta na po kayo sa Maria's Kitchen sa Poblacion 2. Okay. Yun, para matikman nyo, yung chicken namin, yung marination niya, yun din yung ginamit namin doon sa mga chicken at liempo na ginagamit namin. Ayun, chicken and liempo. Yes. So, doon sa ating product, present pa din sa atin ang ating quail egg. Kasi okay. Syempre, ang ginagawa natin, quick siya. Okay. So, nandun pa din yung idea nung pagiging quick niya by presenting quail egg. Kaso, sa ibang paraan. Hindi siya okay. Boiled egg, siya ay fried. Sa inyo ba yung restaurant, chef? Yung... Ah, hindi po. Si Tito Doris po ang may-ari. Ah, hello, ma'am. One of the owners po ng Maria's Kitchen. Ayan. Ako. Sana mapunta natin yung resto. Yes, opo. Opo, malapit lang po dito. Sige, sige. Schedule natin, i-feature natin yung resto. Yes, po. Ayan. So, ito, mapakita ko din po sa inyo. Isa sa naging feature din po ng dish namin ng nilaban ngayon ay ang aming homemade mayonnaise. Homemade mayonnaise. Yes. Ako po, kami po ang gumawa na ito. Ang mayonnaise na po na ito ay 3 ingredients lang, pero sinasabi ko napakasarap. Egg, oil, at saka salt. And vinegar. And, yes. Oh, apat. Apat. Okay. Itong mayonnaise na to, safe to say, na siya ay 80% made from egg. So, pasok wow. pa rin siya sa ating category. Okay. So, ngayon, ang nakakatawa lang dito sa dish natin, halos yung bun, 90% made from egg. Yung mayonnaise, made from egg. Yung chicken, syempre, made from egg. Pero yung texture and the taste, hindi mo makakalain sa itlog lang na lahat ng itlog lahat. Yan! Diba, para na siyang donut. Yan, ganyan lang siya kadali. Sa pwede din siyang pang negosyo. Okay. Kasi base sa costing ko dito, maluluto nyo siya for around nasa 15 to 17 pesos. Pwede nyo ibenta ng 20. Tapos yung ano niya, yung lasa, tsaka yung style, talaga iba. Masasabi niyo pang fine dining. Mabilis lang, no? Oo, mabilis lang. Kaya negosyo friendly po talaga siya. Kasi hindi ka siya masyadong magpe-prep. Nandyan lang yung ingredients mo, pwedeng cook to order para hindi ka masyadong ma-hassle. And also, mas fresh yung may isa-serve mo sa mga tao. Ready na akong onion. Okay. Gagawa na lang tayo ng ating sweeted cucumber. Cucumber. Yung sweeted cucumber naman natin, siya yung magbibigay sa kanya nung lasa na yung naaalala natin sa tuwing kumakain tayo ng kwek-kwek pag sinasawsaw natin sa suka. Yung texture ng cucumber. Kailangan medyo maninipis lang para kumapit agad yung lasa.
Manipis lang. Yes po. Matagal ka ng chef? Chef? Ako po, siguro nagluluto na ako for almost five years. Po. Kasi po, simula nung nag-graduate ako, nag-try na din po ako magawa ng sarili ko negosyo, nag-try na din po ako magtrabaho. Mm. And ngayon, masaya naman po ako sa napasukan ko ngayon. Hopefully, ito pong contest na to makatulong po sa amin para ma-elevate namin yung sales namin lalo sa restaurant. Okay. So, ingredients niya, pwede niyong gayahin to guys. Any brine, kahit sa mangga, pwede niyong gawin to. So, konti lang kasi yung batch natin. So, tatansyahin ano na lang salt? Natin. Salt, konti lang. Siguro mga pinch of salt lang. Okay. Tapos, pag natin sa sugar. Madami. Let's say, siguro maglagay tayo ng mga 1 tablespoon para safe na tayo na makukuha niya talaga yung lasa ng sweetness. Yung sweetness. Mm-hmm. Yeah. Insalada, sir. In short, yeah, insalada. Yeah, in short, insalada. Yeah. Anong klaseng suka yan? So, mas prepare ko po yung ganitong uri ng suka. Yung mga mamahaling suka. Yung ano, yung mamahaling. Mamahaling suka, yes. Yung mamahaling suka. Okay. Sabi ko, dito mo makukuha yung talagang lasa ng street. Okay. Kasi usually, nang ginagamit na ingredients ng mga entrepreneurs, siyempre kung sa sila makakamura. Okay. Yun, so ganun ngayon, lang pala ang insalada, sir. No? Yes. So ngayon, haluin lang natin. Make sure lang natin na yung sugar ang unang madissolve. Okay. Tapos makikita natin na umi-epekto na yung sugar, pumapasok na siya sa mga strand ng ating cucumber, pag kumukuluntoy na siya. Ayun. Okay. Kukuluntoy siya. Pag kumuluntoy na siya, ibig sabihin, kahit hindi ganun katagal yung marinate natin, pasok na yung lasa niya. Okay. Tingin mo ba kayong mananalo? Yung pong concept, dun po yung pinaka plate plan, nauna pong nagawa yung plate plan bago ang execution. Yung execution po namin halos kahapon lang. And minimal hours lang po yung practice namin. Mm. Dahil po, syempre nag-ooperate din po kami. May mga tao, may mga umu-order. Kaya okay. Nung bago ako pumunta dito, medyo hindi ko masasabi na malaki yung confidence ko is buo. Okay. Meron pa din akong doubt pero siguro naman sa na-present namin may chance. Okay. Sige. Plating. So unang-una, pipili tayo ng ating bottom bun. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. After natin maglagay ng bottom bun, lalagyan na natin yung ating homemade mayo. Homemade mayo. So, ang ginagamit lang natin sa lettuce is yung... Dulo. Dulo lang. Oo. Para... Kasi, kung sa ibang type ng pagkain, pwede siya. Pero usually kasi sa mga lettuce, lalo na pagka organic, minsan meron siyang aftertaste na medyo mapait. So, okay. Next natin is the chicken. Ah, so parang burger din. Yes, para po siyang chicken burger. Sunod natin, teriyaki. Next is the pickled. Ito. Ang ating insalada. Next is the onion. Yung magbibigay siya ng tartness. Magbibigay siya ng konting anghang. Next natin is ang pickles. Tapos, may pickles pa. Oo. Para po yun siya naman yung magbibigay ng asim. Kasi yung cucumber kanina, matamis po siya. Okay. So, ang maghahalo dito, yung pickles at onion, para makuha mo sa taste buds mo, yung idea ng suka na sa usawa ng kwek-kwek. Ayan ha, simpleng itlog lang yan. Simpleng itlog lang yan. Pwede, ayan. Safe to say natin na ang ating dish na ito ay constructed 90% egg. Tapos yan naman tapos yung quail egg. Oh wow, parang sarap ah.
Sino serve niyo to, ma'am, sa resto? Oo daw. Wow. And then? Oh. Ayan, ang ating finishing touch. Ah, ganun. Ayan na po, ang ating okay. Bagel, quick ayan. Egg sandwich. Chef, papicture tayo. Ah, sige po. Yan, ganyan tayo. Oh. Pwede mong bumate. Pa? Patikin pa po yan. Ah, sige po. Oh, buha kayo. Try. So guys, once again, awa po pala si Chef Nathan. Chef Nathan, sa Maria's Kitchen po. Maria's Kitchen. Po, Maria's Kitchen. And also, humihingi din po ako ng tulong sa inyo. Mm. Hindi lang po ako musikero. Ay, hindi lang po ako sinero. Musikero din. Hindi po ako musikero. Oh. So, ito po ang logo ng banda ko. Okay. So, follow nyo po ang Vanaday. Inaanyan niya ako po kayong pakinggan ng mga songs namin sa Spotify, Apple Music, sa YouTube, by searching Hindi Pagmamayari. At antayin nyo, lalabas na yung next song namin, out by Viva Records. Oh, yan. Ang swerte. Follow nyo po kami. Okay. And also, Maria's Kitchen. Si ma'am, Chef, thank you so much. Ha? Hello po. I'm Doris po, one of the owner of Maria's Kitchen. Ayan. We're located po at Poblacion 2, San Jose, Batangas. So, come and visit us and try our foods. And sana po, pasyalan niyo po kami. Ayan. At saka, so, thank you po, sir, yes, for po. Featuring so, us. So, abangan po na ninyo, aside from dito, kasi extra lang dito, gagawa tayo ng separate episode na ang bida ay ang Maria's Kitchen. Thank you, po. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you po, sir. Thank you. All right. Tawag na lang, ma'am, ha. Thank you so much. Sige po. Sige po. Thank you, ma'am. Thank you po, maraming salamat. Thank you. Kayo daw nanalo? Wala pa? Sa bingo, kayo dapat manalo. Thank you po. Hello po. Sir, kumusta? Wala na? Ay? Wala na. Sayang. Ah, di bale. Saan bang ano nyo, ang resto ninyo? Wala pa. Magtatayo pa lang po. Magtatayo pa lang. Kasi ang ginawa niya muna, nag-ano siya ng mga kambing. Nag-alaga siya dito sa San Jose. Oh? Para po, i-incorporate niya yun sa pag nagawa siya ng resto. Tapos yung tinuhan niya rin, scenic spot dito, para doon na rin siya maglalagay. Ayun, baka pwede naman madalo yung goat farm. Okay, sige. Thank you so much. Po. Okay lang po. Eh. Ah, talaga? Nanonood ba kayo? Yes. O, punta natin. Goat farm. Dito, sa Batangas, kunin mo na yung number. Para ma-schedule natin. Hello po. Hello. Ano po ito? It's egg biryani. Egg biryani. Ah, parang Indian. Yes po. Ah, sige, interview tayo. Okay po. Sino interview? Oh, mayroon pa microphone. Ayan, may microphone. Sige, ma'am. Kakaiba rin. Okay, ordinaryong itlog naging egg biryani. Ayan, sige, yes, ma'am. Demo egg, tayo. Egg po ang bida. Okay, egg ang bida. Naubos na po sa free tasting. Paano magluto okay nito? Pa? May Indian ba sa inyo? Wala po. Pero meron po kasing galing sa Middle East. Ah. So, nag-divide po yung ano, yung Middle East po na ano, dishes po. Ayun. Middle East din ang plate? Yes po. Ang pagmayaman, gold. Pwede po kayo pumunta sa Basay Sainiga. Saan po yan? Sa neighbor po kami ng BEPCO office. Ah, okay. So pag pumunta ako sa BEPCO, pwedeng sa inyo yes ako mag-lunch. Yes po. Lahat po nang nabisita po sa BEPCO ay sa Basay Sainiga po naglalala. Ayan. Kunin mo rin yung number nila, ma'am, kasi i-feature din natin sila. Bali po. Kayo bang winner? Winner na po kami. Yung mag-participate po kami sa ganitong event ay winner na. Winner na. Po. Yes okay. Po. Ito po ay simple omelette, pero ang trick po nito, instead of normal spice na salt, pepper, ito po ay nilagyan po namin ng biryani spices. Ah, okay. So, malalasahan mo po talaga sa egg mismo yung biryani. Yes. Medyo naubos, pasensya na po. Okay lang. Sold out po ang aming ano, pang free taste. Mm-hmm. Di ba, babalik naman tayo sa inyong resto. Yes po. Ang
Besides sa Iliga po, nagsiserve po kami ng chicken biryani, beef biryani. Ito pong egg biryani is a challenge po sa amin ng BEPCO at saka po ng LGU. So, maganda po ang feedback ng mga audience. Okay. So, most probably po kahit mamaya po pag pumunta kayo, magse-serve na po kami ng egg biryani. Wow, ma'am, introduce ano pong pangalan nila? Abby po, Abby. Si Ma'am Abby, yan. Yes po, na Basaysay Nika. Basaysay? Nika. Nika, ayan. Yes po. So, pag nandito ay sa San Jose, Batangas, kailangan mag-drop sa kanilang resto. Yes po, 5 minutes away from San Jose exit lang po ang Basaysay Nika. Ah, malapit lang. So, before po kayo makapunta sa poblasyon, dadaanan mo muna. Dadaan po kayo ng Basaysay. Ayan. Hindi po kayo magugutom sa inyong lakad sa San Jose. Okay, i-close up mo naman, Ella. Medyo, sige po. Yan. Papicture tayo na ganun din. Yes po. Patay. Sir, lika. Sama tayo. Yung rice ang gusto kong tikman. Yes po. Parang may turmeric yan. Ma'am, at sir, ito po. Excuse me po. Yan. Galingan mo, critic mo direct. Yung egg, sir. Inyo pong tikman yung egg. Yung egg? With a sauce po. Itong biryani sauce po. Yan po ang medyo nagpapastand out sa ating biryani. Ano klaseng rice to? Basmati rice po, sir. Saan nakukuha to? Actually, yan po ay ang supplier po natin ay Indian people po. Indian businessman dito po sa Batangas. So talagang origin po ng basmati rice ay sa India. Sarap. Okay. Ma'am Abby, thank you so much po. Thank you po, sir. We're looking forward na makapasyal kami sa inyong restaurant. I'm Buddy. Sir, Buddy. Para po mapapalo po namin kayo sa ako. Mapalo kayo para mag-million na ako. Mapalo po namin kayo. Opo, nakikita ko namin. Kailangan ko maging 1 million ASAP. Yes. Pasyal tayo sa restaurant. Sige, sir. I-feature niyo po. Marami pa pong ano. May farm din ba kayo? Wala. Resto lang. Piggering. Opo, opo. Sige po. Opo. Pag ano po kayo, marami pa pong dishes ang Basaysay nito. Ayan. May nakuha mo na yung number nila, Ma'am Abby. Sige po. Thank you so much. See you, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ma'am, thank you po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct. Inspire. Succeed.